Samantala, kaugnay pa rin ng nagdaang kalamidad, sanay na ang mga Pinoy sa tuwing pagbaha, tuwing may nararanasang pag-ulan at isa na nga rito ay ang paliligo para rito. Ngunit panawagan ng isang senador, iwasan muna ang paliligo sa baha upang makaiwas sa malulubhang karamdaman na magmumula dito. Ang mga detalye sa ulat ni Raymond Dadbaas. Muling nanawagan si Senator Christopher Bongko bilang chairman ng Senate Committee on Health sa ating mga kababayan na iwasan ang paliligo sa baha upang makaiwas sa karamdaman. Kasunod nito ng pananalasa ng bagyong Enteng sa malaking bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila. Ayon kay Go, mahalaga ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Paalala sa publiko na baka tamaan ang mga ito ng leptospirosis kapag patuloy ang kanilang paglusong sa baha. Matatanda na sumipa ang bilang ng mga biktima ng leptospirosis at napuno ang mga public hospitals ng nanalasang bagyong Karina dahil sa dami ng mga naligo sa baha. Kasabay ito ng pangangalampag sa Department of Public Works and Highways o DPWH na mag-develop at magpatupad na ang Flood Control Master Plan upang matugunan ang problema sa pagbaha. Mahalaga na may komprehensibong plano para sa flood control, lalo na't hindi lang sa Metro Manila nararanasan ang pagbaha sa tuwing may bagyong dumarating sa ating bansa dahil may baha na din sa mga probinsya. Panawagan ni Go sa DPWH, huwag naman ilagay ang mga flood control projects sa mga lugar na walang tao upang hindi masayang ang pondo ng bayan. Patuloy ngayon ang pananalasa ng bagyong Enteng sa Northern Luzon matapos dumaan sa Visayas, Bicol, Southern Tagalog at Central Luzon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.